Hello, good morning. Happy Sunday. Ito, yung continuing the series, I'll show you kung ano nangyari sa seeds na pinunla natin kahapon. Just a few info. I decided na dito ko stream yung live video sa Snap Hydroponics page para mas accessible siya sa iba. Kasi kapag nag-stream ako dun sa group, yung mga group members lang yung nakakita. So, gagawin ko dito na lang. Tapos, to make it available to the group, edi, i-share ko na lang doon. So, and if you're following me naman, I'm sure you'll see this live video. Okay. Additional na info lang. Meron lang kasi akong mga hindi nagugustuhan yung nangyayari sa mga gardening communities natin. Ako kasi naniwala ako yung paghahalaman or gardening is about a community. Yung magtutulungan baga tayo, hindi yung nagdadamutan tayo, ganun. That is what I'm doing, kaya ginagawa ko itong mga ito. Kasi ako, meron akong mga information na alam, marunong ako maghalaman, marunong ako mag-snap hydroponics. And I want others to learn how to use it. I want others to learn na kung paano mag-alaga ng halaman. Nagulat ako kasi nung nagpunta ako doon sa seminar, parang yun nga, they're very eager to learn. Pero hindi pa nila alam kung paano maghalaman. Kailangan pa talaga nilang magsadya doon para makakuha ng impormasyon. Bakit ganun? Ang dami-dami namang marunong maghalaman dito sa bansa. Ganyan. And I just found out na yung pala, kaya nga, yung ugali ng iba or yung paniniwala nila, kapag may alam ka, huwag mong ipapaalam sa iba kasi pagkakapirahan mo, parang ganun. It's an opportunity for you to earn money, which I think is wrong. Kasi kung may alam ka, tumulong ka, you help the person, parang ganon. Yung unahin mo muna yung pagtulong bago mo isipin na pagkaperahan mo dahil may alam ka, tapos di niya alam, hindi mo i-share yung knowledge mo. Hindi po dapat ganon. Yun po yung paniniwala ko lang naman, yun po yung opinion ko. So, that's why I'm doing this, para sana ma-inspire yung iba or at least makita nila na it's good na you're just willing to help without asking anything for return or any payment, parang ganun. Ako nag-enjoy ako na ganito lang, mag-share lang ng information tungkol sa paghahalaman. Okay na sa akin yun. If I receive a thank you, okay, mas maganda. It makes me happy. It really does. Parang, tama na tayo dun. Continue na lang natin yung discussion. Ito na, pakita ko sa inyo. Ito yung seeds na pinunla ko kahapon. Ayan, nakita nyo, nag-germinate na sila. Like I said, I was expecting this to germinate kinabukasan lang kasi nga napaka-fresh ng seeds. Ayan. So, kung tatanungin niyo, kailangan ko na ba siyang ilagay sa araw? Iniwan ko lang siya doon sa tent. Hindi ko siya ginalaw. Pagkasuko ko diyan, iniwan ko lang siyang ganyan. Tapos nag-germinate na siya. So, kailangan ko na ba siyang ibilad sa araw? Hindi pa po kasi masusunog 'yan. Most po kasi ng mga ginagawa sa paghahalaman, usually by feel. Papakiramdaman mo talaga siya na usually by experience. Hindi yung first time pag nag-success ka, yun na yung uulit-ulitin mo. Sometimes you just get lucky, sometimes you get unlucky. So, it's through experience na maka-gain ka ng knowledge para maayos yung paghahalaman mo. So, at this case, ganyan, ibibilad ko na ba sa ila sa araw? Hindi. Kasi, bakit ko sila ibibilad sa araw? Wala silang mapapala dun. Wala pa silang dahon. Yung dahon yung nagpo-photosynthesize, diba? Yun yung nagko-convert ng sunlight to food na makakain nila. So, sa ngayon, kung ibibilad ko sila, that's useless kasi wala pa naman sila mga dahon. Okay? So, ihintayin natin silang magkadahon. Ang tawag dun sa kaunahin lang dahon, yun yung mga cotyledons. Usually, they come in pair. Yun yung sa mga dicots. Meron pang isang class ng mga grupo ng mga plants na tawag sa kanila monocots. So, sa ako na-discuss yun kasi usually naman yung mga tinatanim natin sa Snap Hydroponics ay dicots. Ayan, ito dicots to. So, makikita nyo, yung cotyledon niya, isang pair. Tapos hindi siya mukha yung kamukha ng normal na dahon ng plants na tinatanim nyo. So, yun. Yung laging rin tanong, kailan po ililipat? Kailan po ililipat yung seedlings dun sa seedling plugs para gamitin sa Snap Hydroponics? Usually, ang rule of thumb ko dun, kapag nakita na yung first true leaf, yung talagang after ng pair ng cotyledons, may lalapas doon na single leaf na, usually single leaf pagdating sa mga leafy vegetables, na yun yan yung hugis na ina-expect mo. Tapos yun na yung true leaf, first true leaf. So by that time, pwede na yung ilipat sa
sa seedling plugs. Pwede pa bang mas matagal? Pwede pa rin. Pwede pa rin mas matagal. So, depende kung ano yung environment ninyo, kung ano yung growing environment ninyo. Kasi, halimbawa, wala ka pa naman pagtataniman, edi hindi mo malilipat. Okay lang ba matagalan doon sa tub? Okay lang. Wala po yung problema. Next, ano pa po ba? Kailangan na bandiligan? Hindi pa po. Yung pong coir, itong media na to, kung pipigay niyo po, ayan, basang-basa, ayan, natulo. Natulo po, hindi po ba? Kasi po, ito po ay water retentive. May mga media po kagaya nito, water retentive siya. Matagal po ito bago nyo kailangan diligan. Ayan o, natulo po siya. Okay, so ang mahalaga lang sa seedlings, mahalaga in terms of water, in terms of watering, kagaya nito, ito basang-basa pa naman po. Ang kailangan po kasi ng mga seedlings ay moisture at humidity. Okay, so napoprovide na po yan ng coir. Mahirap, matagal po siyang matayo kasi nga water retentive siya. So, kailan nyo po kailangan diligan? Pag napapansin nyo na natutuyo na yung ibabaw, ganun, mapapansin nyo naman po yun, madali pong makita yung coir kapag tuyo na. Huwag nyo naman pong iintay na tuyo na kasi mahihirapan na po yung seedling. So, paano po diligan? Kung ayaw nyo po na, ayun, may po mahalaga, dahan-dahan. Yan, dahan-dahan yung pagdilig kasi madidisturb yung seedlings. Ang ginagawa ko po para hindi sila madisturb kung kailangan ko magdilig, ilalagay ko siya sa mas malaking container agaya nito. Ayan. Ayan. Aluminum tray lang po siya. Kahit anong kalalagyan po pwede. Kung ano po yung available sa inyo. Tapos yan. Lalagyan nyo lang po ng water dito sa ilalim. Demonstrate ko lang. Actually, hindi nyo makikita kasi hindi ito ano eh. Kasi basa pa yung media yan. Didiligan nyo pong ganyan. Tapos ano pong mangyayari kapag ginawa nyo yun? Yung pong water, absorb ng coir. Tapos mababasa na po yung media ninyo. Tapos alisin nyo na po dun sa lalagyan. Huwag nyo pong ibababad kasi malulunod po yun. So kapag basang-basa na ulit, kapag nakita nyo na basa na yung media, alisin nyo na lang po. Madali naman po makita kasi kapag basa na po yung media, kulay itim. Kapag po, titignan nyo po dito sa plastic. Ayan. Ayan. Ito yung tuyo, light colored. Tapos yung basa, ayun yung mga may basa na area, dark colored. Yun po yung way para malaman nyo kung basa or tuyo na visually yung ano. Pero usually, huwag nyo na pong papabuti na light colored na siya. Ibig sabihin nyo, tuyong-tuyo na siya. Hawak-hawakan nyo po, feel the dampness ng media para malaman nyo. So, sa simula, you need to feel talaga. Pero kapag sanay na kayo, pakiramdaman na lang, malalaman nyo kung ano yung ginagawa ng halaman nyo, kung ano yung kailangan nila. Okay, sa seedlings, ano pa po ba? Ano pa po bang masasabi ko sa seedlings? Kailan ko ililipat sa sun? Ang pinakamagandang sign, di kapag po may dahon na. Kasi sa ngayon, hindi naman po nila kailangan ng, at least kapag nakita nyo na po yung kutili doon. Ngayon po, hindi pa nila kailangan yun kasi wala pa naman silang dahon. What else? Watering. Yun po kasi, yun sa pa. Yung pong ginagawa ng iba ay spraying. Okay rin lang po yun as long as totally soaked yung media ninyo. Kasi ang ginagawa po ng iba, ang inisprayan lang ay yung seedlings. Hindi po nababasa yung media. Totally ineffective po yun. Para po yung, para bagang pag-uhaw na ahaw ka na po, tapos mag-i-spray ka ng tubig sa muka. Sa halip na inumin mo yung tubig. Hindi po nakatulong sa halaman yun. Kapag spray lang, tapos isprayan nyo lang yung seedlings, hindi po. Dapat po dun sa ugat, dun po nila ina-access dapat po yung medium yung nababasa kasi yung roots po yung nag-a-access nung yung po yung roots yung nag-a-absorb nung tubig. So kung i-spray niyo lang po dun sa seedlings ay hindi po effective yun. Dapat po mababasa po talaga yung media ninyo. Okay? What else? Yun siguro ngayon ganoon na lang muna. Wala naman masyadong development dito. Nag-crack lang yung seeds. Ayun, halos lahat sila nag-crack na. In a few days, uusbong na sila. So, abangan na lang po natin. So, I guess that's it for now. Happy Sunday and happy growing. Thank you.